Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. This is Rachel from ICAC Kuwait. And welcome dito sa ating live update. And so, welcome po sa kwentong ICACA. Ayan. So, ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manunood po natin. Ako dahil si Marichu Iungot from Santa Cruz, Davao del Sur. Yes. Ma'am, ilang taon ka na dito sa Kuwait po? Mag-8 years na po. 8 years yes, na. Po. So, paano mo siya, ma'am, naisipan na mag-enroll dito sa ICAC? Ano yung course na tinake mo po dito, ma'am? Ano po? Computer Secretarial po. Okay. So, paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Computer Secretarial course po? Kasi po, gusto ko pong mag-upgrade. Kasi, sa bahay lang po ako nagtatrabaho. Tapos, hindi natin alam, baka makapagtrabaho tayo sa labas. So, at least, may basic knowledge tayo about sa computer. At least prepare na tayo. Oo. Meron na tayong kaalaman. Kasi, di ba, sabi nga nila, yung opportunity, hindi natin alam kung kailan siya darating. At least, ready tayo, equip tayo ng knowledge and skills na magagamit natin pag tayo is nag-apply or nag-change ng career. Yes po, tama. Yeah. So, ano yung mga natutunan mo, ma'am, sa Computer Secretarial course? Ano, marami po about sa yung sa Microsoft Word, yes, sa Excel, sa PowerPoint, lahat. Tapos, dati, hindi ko talaga alam yung mga parts sa computer. Oo. Tapos ngayon, may natutunan talaga. Meron yes talaga. Basta ano ka lang, focus ka lang din, determinado ka na magkaroon ng skills and knowledge and kailangan mo talagang iisipin na ito is para sa future. Po, yes, diba? Po, kasi marami din kasi yung halimbawa mag-i-enroll ka and din napapabayaan mo din yung pag-aaral mo, hindi mo siya natatapos. So, sayang naman din. Sayang yung pinuhunan mo doon kasi hindi lang natin pinupulot yung pera, no? So, at least kailangan talaga natin na kailangan natin magiging focus din, kailangan natin na magkaroon din ng ano, kumbaga, ayun, perseverance talaga na matapos. Parang investment din. Ba? Yes, investment. Sabi nga nila, mas maganda daw mag-invest ng knowledge and skills kasi magagamit mo siya for life. Walang sino man na yung magnanakaw. Di ba yun? Na hindi makaano. Hindi nila mananakaw yung knowledge mo. Yes, exactly. Kaya, yun yung palagi talagang, kahit sa mga nanay natin, di ba, sa mga tita natin, yun yung palagi sinasabi na kailangan yung magtapos ng pag-aaral kasi para sa kinabukasan nyo. Yes. Di ba? So, hindi pa naman holy din yung lahat. Yes, so, meron pa tayong panahon kasi nga sabi nga nila every day is a new beginning. So, yes, yun, kailangan lang talaga natin na magiging ano yung mindset natin, positive. Yes, diba? Yes. So, ma'am, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo at the same time yun sa pagtatrabaho mo? Sa 8 years mo, diba? So, sa 8 years na nagtatrabaho ka, nakapag-decide ka na mag-enroll dito. So, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo? Actually, okay naman kasi, yung time dito is flexible naman. Kung hindi mo, like for example, sa akin kasi, may day off ako every week. Mm-hmm. So, minsan, pag hindi ako maka-attend, nag-i-inform ako kay Sir Ryan na, Sir, pwede bang i-change ko change muna? Yung naka-ano dito, ma'am, is yung yung hawak mo yung oras nitong yes gastong gusto mo yung Yan yung kasi yung sa Computer Secretarial, ginagawa talaga ni ICAC yung paraan para at least makatulong talaga sa lahat ng mga kababayan natin na gustong mag-enhance ng kanilang skills sa paggamit ng computer. Kasi sa Computer Secretarial, flexible yung schedule ng klase. So, anytime po na available kayo, anytime na may time kayo para mag-aral, pwede po kayong mag-join sa klase ninyo yes as long as na-open yung ICAC. Yes. So, pwede kayong mag-attend ng once a week kung once a week lang yung day off nyo. Mm-hmm. And pwede rin kayong mag-attend ng 2 times a week or 3 times a week. Yun. So, yes, 2 hours every class session. Nakadepende po yan sa inyo. Kailangan nyo lang siyang i-coordinate sa inyong instructor kung ano yung magiging schedule nyo. Kasi flexible talaga siya. Yes, yun yung kagandahan. Kahit napaka-busy ng araw natin, magkaroon lang tayo ng kahit kunting space or konting panahon oras para makapag-join ng klase pwede. Yes. And of course, pwede rin siya mag-attend sa online, diba? So, maraming option. Actually, maraming option. So, ngayon ma'am, tapos ka na sa Computer Secretarial, alam mo na kung paano gumamit sa Typing Master, paano mag sa Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. So, ano yung masasabi mo ma'am sa lahat na mga, yun, makakapanood ng live na to? Kasi syempre, live na live tayo dito sa ICAC. Ayan, so, ano yung magiging message mo sa lahat ng mga kababayan natin na makakapanood ng live na to? Sa mga kababayan ko na andito sa Kuwait, sa mga OFW na katulad ko, kung may ano kayo, yung may oras kayo or ano,
try niyong mag-enroll dito sa ICSE. Tapos ano talaga, may matutunan ka talaga. Tapos yung mga teacher, as in, nagtsaga talaga sila, especially kay Sir Ryan. Yes. As in, ano talaga siya. Napaka-dedicated talaga ni Sir Ryan sa kanyang mga estudyante. Oo, may matutunan ka talaga. Mm-hmm. Hindi kanya talaga iiwan. Kaya, ano talaga yung... Nakapokus talaga siya sa pagtuturo. Oo, may matutunan ka talaga. Matutunan, mm-hmm. May matutunan ka sa pag-aaral mo. Yes. So, yun, ano, paano mo siya, ma'am? Ano yung masasabi mo, ma'am, sa ICAC? Paano mo siya i-rate yung ICAC? Kumbaga, 1 to 10. Of course, perfect. Nasa 10. Yes. Kasi, okay talaga siya, ma'am, sa mga staff dito. Tapos yung, ano, actually, nag-8 months ako, ma'am, ha? Kasi, 8 months ka sa course mo? Oo, kasi ano, nung last year, ano kasi yung nag-vacation ako, sinama ko ng amo ko, tapos nag-Ramadan. So, walang time. So, yun, naipaisip ko, dapat tapusin ko na talaga to kasi ano, buti naman at naintindihan din ni Sir Ryan, ganito. At least, ano, tinapos mo yung course mo, hindi ka sumuko. Kahit hindi alam talaga, mo yung nakapag-stop ka kasi na, syempre nag-vacation ka. Kasi, syempre, pag once na makapag-stop ka, minsan nadadivert na yung natin. Yung mga priorities natin, minsan ang dami ng mga, actually, marami naman talaga tayong priorities. Mm-hmm. Diba? Pero, minsan, pag nakapag-stop ka kasi, parang nadadivert ka na, ay, kailangan kong tapusin to, ay, kailangan kong gawin to, yung ganon. So, at least, diba, nakakapagod ka kasi hindi mo sinukuan yung pag-aaral mo. Sayang diba? Kasi naumpisahan mo na ba? Yes, oo. Kailangan lang talaga natin umpisahan para at least ma-achieve natin, matapos natin kung ano man yung gusto nating tapusin, diba? Yes. And so, congratulations and thank you sa pag-share sa inyong kwento dito sa ICAC. And of course, diba, sa 8 years na nagtatrabaho ka dito sa Kuwait, diba, at least, naging productive yung day off mo. Kasi, yung achievement mo, achievement din namin yun dito sa ICAC. Kasi, isang karangalan na yung ICAC is naging katuwang ng isang OFW na katulad mo na makapagtapos ng pag-aaral. Yes, so, sobrang proud kami sa inyo. And sa lahat ng mga eksanya natin na nanonood ngayon, actually, sobrang proud yung ICAC na naging gabay, naging katuwang sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Kasi yun yung purpose ni ICAC na makatulong sa lahat ng mga OFW na gustong magtapos ng kanilang pag-aaral. Okay. So, congratulations and yun, thank you and yun, thank you sa pag-share sa yung pinto dito. And of course, sa lahat ng mga kababayan po natin na yan, nanonood ngayon or makakapanood ng live na to, siguro ito na yung sign po sa inyo na kung dumaan man to sa newsfeed nyo na, di ba, kung hindi pa tayo nakapag-invest ng skills and knowledge, eh, so simulan po natin yan. Simulan natin yung pangarap natin kasi hindi pa naman huli ang lahat. Nandito yung ICSA para gabayan kayo, tulungan kayo na maabot yung mga pangarap. And of course, so tawag lang po kayo sa aming WhatsApp number sa +965 993 02 850. Ayan, so ako po muli si Mr. Richelle. Ang kasama ko si Ma'am Maricho Iomon. Yes, ang nagsasabing ICSA, your partner in success.